Muna ako, paano ako napunta sa tattoo industry? Kwento ko. At ayun, what's up? Nagbabalik na naman tayo para sa panibagong episode natin. At ang bisita natin ngayon at ang guest artist natin, syempre walang iba kundi si Tito Ron para sa episode 2 natin. Season 2 ng Baldugan sa Gitnang Silangan. Syempre, biyaheng OFW, Miles TV. At maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta, lalo-lalo na sa mga Tito B natin na sumuporta dito sa project ko na dokumentary. Sa lahat ng mga kapatid nating artist, lalo-lalo na rito sumigitan sila. Maraming salamat dun sa mga susunod pang susuporta sa akin at syempre para dun sa mga Tito B natin. At good luck sa inyong lahat, lagi kayong mag-ingat at maraming salamat sa pagsuporta sa Miles TV. Pupunta natin susunod na artist natin, si Tito Ron, isa sa pinakamalapit na artist at kaibigan sa akin dito. Katulad pa rin ng mga Tito B natin, syempre lahat sila mga solidong Tito B yan. Wala tayong pinipili, lahat tropa natin. Painggan nyo ang kanyang istorya at ano nga bang kwento sa likod ng mga tattoo niya sa katawan at ano nga bang kwento niya bago siya nagsimula rito sa pagtatattoo sa Gitnang Silangan. Maraming salamat sa inyo in advance at kita-kits tayo sa mga susunod na video at episode natin. Abangan nyo yung mga susunod na artist natin at marami pang project na parating. Hababa tong season na to. Syempre once again, Miles TV, maraming salamat sa inyong lahat. Ano pang inaantay natin? Pasukin na natin si Tito Ron. Alright, that's right. Sino ba si Ron Tattooist at paano ka napunta sa tattoo industry? Sagutin ko muna ako, paano ako napunta sa tattoo industry. Kwento ko. Niyaya lang ako ng pinsan ko magpatato. So sumama ako, sinamahan ko siya. Then hindi ko rin expected na magpapalagay din ako ng tattoo. Yung tattoo ko dati maliit lang talaga dito. Yung Taurus. Ah, hindi pala siya Taurus, Ox pala, Ox. Napakaliit lang nun. Ayun, nakita ko yung tattoo artist. Parang nagkaroon ako ng nagkaroon ako ng interest dun sa ginagawa niya. So, nag-start ako sa henna lab. Henna-henna muna kasi pagka sa Tondo kasi may mga night market na ano, may mga nag-henna sa night market. Nanonood lang ako, nating ako, parang ang dali lang nito. Yun, nagkaroon din ako ng interest sa henna. Sinubukan ko sa mga kaibigan ko, hanggang nagkaroon ako ng pera, nakapag-ipon ako. 2007 yun kung hindi ko nakakalimutan. Pero yung nabili ko lang nun, machine saka power supply lang muna. Wala pa akong ink nun. Kumbaga sa ano, nangihingi lang muna ako para makapag-umpisa ako. Ayun, hanggang sa natuto ko pa unti-unti, nagtatanong sa mga tropa sa Pilipinas kung paano yung ganito, paano ginagawa yung ganyan. And then, ayun na. Nagkaroon ako ng mga canvas doon, yung mga tropa ko na ano, mga sidecar boy doon. Siyempre, gusto na rin nila magkaroon ng tattoo. So, nakapag-practice din ako doon. Pero, after noon, naging busy rin ako sa trabaho. Kaya pasundot-sundot lang din. Matagal din ako nahin to dahil gawa nga ng trabaho ko. Siyempre nagkaroon ako ng pamilya. Then yun na. Napunta na ako ngayon sa ibang bansa, 2012. Pero nung pagdating ko dito noong 2012, hindi muna ako nakapagtato agad noon. Dahil wala rin, bahay-trabaho lang talaga sa kabugbugan sa trabaho namin sa company namin. Nakatapos ako ng isang kontrata, 2 years, balik ako ng Pilipinas, nagtato ulit ako, 2014, December, 2015 na rin. Nagtato ulit ako sa Pilipinas, kasi naghintay din ako ng 1 year ulit. May naging kaibigan ako dito, sakto mag-exit siya, yung gamit niya, binenta niya sa akin. So, ayun na. Yun yung nag-start yung journey ko sa... Hindi ko nakakalimutan yung unang client ko. Unang client ko, Punjabi. Hindi ko alam kung alam niyo yung Punjabi na lahi.
yun, siya yung unang-unang client ko dito. Unang-unang pera na pumasok din sa akin sa pagtatato. Ayun na, lahat naman kami, lahat tayo, nag-start tayo sa mababa. Zero tayo, hanggang pangat tayo ng pangat ng pangat. Dati naging desperado rin ako kasi wala akong client, hindi ako kilala. Pero naramdaman ko na lang, unti-unti na ako nagkakaroon ng pangalan dito. Siyempre, word of mouth. Hindi naman ako nag-advertise, word of mouth lang. Sa Facebook, sa Instagram. So, doon na nakilala si Ron Tatumis. Yun ang pinangalan ko. Codename ko sa sarili ko. Ako si Ron Tatumis. O paano ka nagsimula? At ano ang mahirap na pinagdaanan mo bilang artist sa gitnang silangan? Paano ako nagsimula? Unang-una sa gamit. Hirap na hirap ako magkaroon ng gamit. Naging kaibigan ako, tinulungan ako, yun nga, gaya na sabi ko kanina, may pa-exit, binigay-binenta sa akin yung mga gamit niya. Doon na ako nag-umpisa. Bilang artist, ano ang tatoo para sa'yo at bakit marami ang nangungumaling sa kultura nito? Bilang artist, ang tatoo para sa akin yung art yan. Kumbaga sa ano, dyan natin na i-express yung sarili natin. So although maraming nagkakamali na titingin lang sa internet, titingin lang sa brochure, gusto ko tong design na to, yun ang papatato nila. Hindi nila alam na marami rin nagsisisi, marami rin nagpapa-cover up na kung bakit ito yung pinalagay ko. Kaya dapat, pag magpapatato tayo, yung paano mo ma-express yung sarili mo. For example, may, kumbaga sa ano, may meaning. May meaning siya sa buhay mo para ma-express mo sa katawan mo. Katawan mo naman yun eh. Ito naman yung lalagyan yung katawan mo. O wag natin, baliwalain natin sasabihin ng ibang tao kasi balat mo. Pero bago ka maglagay sa balat mo, mag-isip ka muna kung tama ba yung ilalagay mo sa balat mo. Kasi panghabang buhay mo. Masakit nga po magpatato para sa hindi nakakaalam at walang idea anong masasabi mo bilang isang artist. Masakit ba magpatato? Sa akin, sa unang tusok lang naman masakit yan eh. Lalo na sa mga first-timer. 100% or let's say 90% first-timer, kayang-kaya nila itolerate yung sakit ng tato. Pero depende pa rin kung gaano kalaki yung lalagay nila sa katawan nila. Yung sakit, mas masakit pa yung breakup eh. Oo, totoo lang, mas masakit pa yung breakup sa pagpapatato. Yung breakup, wala akong forever. Pag nagpatato ka, may forever ka. Anong masasabi mo sa mga nagnanais maging tattoo artist at anong quality dapat ang meron sila bago maging isang skin artist? Ang mababayo lang sa mga nagbaguhan o yung mga nagbabalak pa lang magpumasok sa ganitong linya. Focus lang kayo sa ginagawa niyo. Una, dapat malinis yung gamit niyo, sterilize siya. Saka para mas maganda pag nakita ng kliyente mo na, uy, ayos to, bago lahat ng gamit, seal lahat ng gamit, sterilize lahat ng gamit. Saka yun ang number one na huwag niyong kakalimutan, yung kalinisan. Kasi pag madumi ka sa gamit, sapul ka sa mga ano dyan, sa mga bakterya. Pwedeng magkaroon ng infection yung tattoo, yung itatattoo mo. Kasi magiging open portion. So dapat laging malinis. Tsaka attitude. Yung ugali. Dapat lagi niyong tatandaan na lagi lang tayong nasa baba. Although sige, let's say may narating na tayo, nag-improve na tayo. Sige, nag-improve ka, okay yan. Dapat doon ka lang, maintain mo lang. Nag-improve ka nga, pero yumabang ka naman. Bali, wala rin yung respeto sa'yo ng tao. Stay humble lang tayo. Okay lang tayo lagi. Alam ko, may kanya-kanya naman tayong angas eh. Pero, lugar natin. Yun lang yung masasabi ko doon sa mga baguhan. Isang bagay na pinagpapasalamat mo bilang isang artist. Nako, isang bagay na pinagpapasalamat ko. Nasuportahan ko yung pamilya ko. Nasuportahan ko yung anak ko, yung asawa ko.
ba, may extra pa. Yun ang ano eh, yun ang pinaka ano mo dito eh. Pagka nagtatato ka dito sa gitnang sila, so, may extra income ka, hindi mo magagalaw yung sahod mo. Marami kang matutulungan. Mga kamag-anak mo, matutulungan mo. Basta marunong ka lang din humawak ng pera, marunong ka magpahipot. Tawag na laki ko. Anong advice na maibibigay mo sa mga nagnanais na mailalim sa isang tattoo session? Ang advice na mabibigay ko dyan is, bago kayo magpatato, siguraduhin nyo na meron kayong enough na tulog, 7 to 8 hours. Tsaka payo ko rin, kung magpapatato kayo, huwag kayong iinom, hindi yung nakainom kayo. Kompleto tulog, hindi kayo nakainom. Dapat yung design is talagang finalized na talaga yung design. Yung pagdating mo dito sa... Minsan kasi ganun nangyayari. Nagkasundo na kayo ni client, pagdating sa studio, ay ito pala yung design ko, gusto kong pabago yung ganito. Walang problema, customer is always right. Pero hindi naman sa lahat ng oras. Yun lang advice ko, dapat final yung design mo. Talagang alam mo sa sarili mo na gustong-gusto mo yung design na yun. Bago mo ilagay sa balat mo kasi wala na. Wala nang alisan yan. Permanent na yun. Ang mga bagay na hindi dapat gawin ni client after matatakan. Ang lagi kong sinasabi sa mga client, after ng tattoo session, after 2 hours, alisin niya yung balot, yung cling wrap. Then at 2 hours na, lalinisin niya ng sabon, na mild soap lang. And then lagi akong, may binibigay akong ointment, pinabibili ko sa kanila, which is yung antibiotic, yung Fusibac or Fusidine ointment. Kasi talagang subo ko na yan eh. Bago ko po man i-recommenda sa client ko yan, sa balat ko muna sinusubukan. Kaya 100% gaganda at magaling yung tattoo mo. Yung mga do's and don'ts naman, bawal ka mag-gym kasi pagpapawisan ka. Kasi maalat yung pawis natin, matutuloy yung tattoo mo. Tsaka pangit yung kalalabasan niya pag nag-gym siya. Bawal ka maligo sa dagat, bawal ka maligo sa swimming pool. Kasi open wound dyan, pwede ka mabakteriya, pwede magkaroon ng infection yung tattoo mo, or pwede rin siyang lumabo. Based on my experience, 3 days pa lang yung tattoo ko, nag-swimming ako, ayun, ang labo ng tattoo ko. Yun ang lagi kong sinasabi sa mga nagiging client ko. Mga taong gusto mo pasalamatan na nakatulong sa'yo yung mga araw na nagsisimula ka pa lang sa tattoo industry? Una, yung nagtattoo sa akin, yung first tattoo ko. Kasi hindi ako magkakaroon ng interest sa pagtatato. At may isa pa, yung classmate ko ng high school, si Pedro. Si Pedro yung nag-ano sa akin talaga na ano, ba't di ka magtato? Yung ganun sa akin, subukan mo magtato. Siya talaga yung nagpasok sa akin dito sa ano na to, sa larangan na to. Pinapanood ko lang siya dati. Then yung mga naging tropa ko dito sa gitnang silangan, yung tao na nagkaroon ako ng way para mapag-start magtato. Hindi ko alam kung nasa na siya, pero I think his name is Michael. Salamat sa'yo, tol. Hindi dahil sa'yo, wala akong gamit dito. Mga naging kaibigan ko dito, yung Opta, si Tito Yogi, Tito Pinggoy, Tito Travis. Ang Opta nun, apat lang. Pero ngayon, ano yung Opta? Ang dami na yun. Anong masasabi mo sa COVID-19? Sa COVID-19, hindi pa rin tayo tapos dito sa COVID-19 na yun. Hanggang, hindi natin siya nakikita, pero nakikita niya tayo. Sa akin lang, stay home pa rin. Ano pa rin? Ingat pa rin tayo. Saludo sa mga frontliners natin. Kasi kung di dahil sa kanila, hindi rin makokontrol yan. Basta panataliin pa rin natin yung pagsuot ng mask, sanitizer, alcohol, para maiwasan natin ang COVID-19. Awa naman ang Diyos, bumababa na ang bilang dito sa gitna sila. Ano masasabi mo sa lumalaking tattoo scene sa gitnang silangan? Masasabi ko lang sana bawat artist dito pantay-pantay ang tingin sa isa't isa. Kasi walang yabangan, hindi na maalis yun, yung yabangan.
stay humble pa rin tayo, tsaka walang hilahan pa baba. Iangat mo kung sino na sa baba. Ganun lang sa akin. Ang ano sa akin sa kanila. Anong masasabi mo sa mga taong nagdi-discriminate sa mga katulad natin may tatoo? Sa mga nagdi-discriminate sa mga may tatoo, isa lang masasabi ko sa inyo. Di porket walang tatoo yung kaharap mo, ay matinong tao na yan. Hindi mo alam, mas matino pa yung taong puno ng tatoo. Muling pasasalamat sa lahat ng mga manonood. Yun na, maraming salamat sa inyo. Sana magustuhan niyo yung video, yung documentation na ginawa ng tropa natin, Mosquito Miles. Suportahan niyo yung kanyang channel, milestv.ph. Subscribe lang kayo sa kanya. Salamat.